ang pag-uusapan natin ngayon ay yung movie na may title na Boso 2. Boso 2. Parang, alam ko may pelikula na dating Boso eh. Alam ko may pelikula na dating na Boso. Ang bida ron si Katya Santos. Tapos, yun, parang ganun. Ano, dos to? Kasi dito sa movie na to, nandito rin siya. Siya nga, isa siya sa mga narito, cast. Isa siyang head of police. Tapos, ang tauhan niya ay si Gold Aceron. Tsaka si Micaela Ras. Kumbaga, ano sila, undercover agent. Na nagbabantay sa isang drug mule. Na si Badong. Na ginaganapan ni Vince Relion. Nung una akala ko tungkol na sa pamboboso talaga to kasi boso yung title eh. Pero yun, dun nga una namulat si Vince Relion dun sa title. Kaya siguro boso. Kasi may eksena ron na binobosohan niya si Stephanie Ras dun sa bintana nila. Tapos yun, dun nag-umpisa yung ano niya sa pamboboso. Pero ngayon, since ang tawag dito? Modern na. Modern na yung pambobo. Dati kasi sa bintana ka lang, di ba? Gagawa ang butas. Ngayon, gagawa ang butas. Tapos, maninilip ka. Ngayon, ang ginagawa ng iba, dahil uso na kayo CCTV, yun yung ginagawa nila, or hidden camera. So, dito sa movie na to, yun yung ginawa nila. Nagkabit sila ng hidden camera dun sa kuta ni Vince Relion para mabantayan nila yun. Nagtataka lang ako, ang lakas nung hidden camera nila kasi nadidinig pa din yung salita. Alam ko pag hidden may ganun na talaga ngayon. Hindi kasi updated sa mga ganung klase ng camera. Kung nadidinig na rin talaga yung last sounds. Kasi kung ano man yung nangyayari mismo dun sa kuta ni na Vince Relion. Dinig na nila yung tunog talaga eh. Katulad nung may gumagawa ng mga banatan dun. Nadidinig talaga nila eh. Siguro gano'n talaga kasi sa digital age, sabi nga nila. So, nung una, akala ko gano'n lang, puro gano'n lang. Pero pinakita din naman sa movie na puro gano'n ngayon nabobosohan nila. Yun yung laging nakikita nila tuwing nagbabantay sila sa gabi ni Micaela Ras. Ang nakikita nila is kung paano banata ni Vince Relion yung parang chick niya doon. Sa yung isa pang artista, hindi ko kailangan kung sino eh. Well, yun naman. Maganda naman. May pinakita naman dito yung mga ang nakakatawa dito sa Boso. Hindi lang siya sexy film. Meron din siyang mga side characters na nakakatawa. Katulad na nung landlady ni Vince Relion, yung inuupahan nila. Ay, ni Vince Relion. Yung landlady na sa tinitira ni na Gold Aceron. Hindi ko lang po yung pangaling eh. Pero kung kilala niyo siya, lagi siya na mapapanood sa mga teleserye. Kaya siguro, tingin ko, ano naman siya, sikat naman siya na artista. Hindi nga lang ganun katunog yung pangalan. Parang nagka-crush siya kay Vince Relion. Kay Gold Aceron. Tapos, nakakatawa yung ano niya, yung mga balat niya. Yung ayaw niyang bitawan si Vince Relion kasi si Gold Aceron kasi nagagapuhan siya. Diba, Vince Relion ng Vince Relion, si Gold Aceron yung kasama niya. Anyway, may mga gano'n na eksena rito, may mga nakakatawang eksena. Saka yung dalawang kasama nila din na nagbabantay dun sa kuta ni Vince Relion. Kasama nila undercover agent na dalawang polis din. Pag yung sila yung nagbabantay, puro usapan lang. Walang dating. Kung bakang hinihintay nila yung mga aksyonan, mga bakbakan dun sa nangyayari sa kabilang side. Pero wala eh, ang napupunta sa kanila yung mga kwentuhan ng konsehal, ni Suliman Cruz, at yung mga basta yun yung napupunta sa kanila. Isang beses lang nangyari yung may party. Yun yung nasaksihan nila. Yun siguro yung pinakamasaya nila na pamboboso na nagawa dun sa kuta nga ni Vince Relion. So, ang nangyari dito, parang ending lang naman is nagkaroon sila ng selusan. yung chick ni Vince Relion nagselos dun sa kay Ana, si Micaela Ras na kasama naman ni Gold Aceron. Yung nagpanggap na undercover agent. Kasi dahil, nagbarilan sila. Ayun, yun lang yung ending. Maganda lang dito, hindi na siya tungkol dun sa pambabosa na ginagawa. Tungkol sa mga hidden camera, hidden CCTVs. Parang pinakita rito ni Katya Santos na kung dati, kung 18 ka,
ang ginagawa mo lang is yung pamboboso sa mga ganong bagay. Pero dapat pala mulat ka rin sa mga ibang bagay pa na mas nangyayari. Lalo na sa mga nangyayari sa ating gobyerno, sa kapaligiran, sa ating mga... Basta sa mga mundong ginagalawan mo, dapat parang ang gusto niyo ipahiwatig ng movies, dapat alert ka sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi lang sa mga simpleng paninilip o kung ano man. Kumbaga parang kung may nangyayari man na kaguluhan, sana alerto ka din. At aware ka na may nangyayari mga corruption, mga karumaldumal na hindi natin masabi, no? Pero tingin ko may ganun talaga. Yun lang yung tiguro tingin ko yung gustong ipahiwatig nung pelikula. Yun. So, kung hindi nyo pa siya napapanood, panoorin nyo sa Viva Max. Available na siya. Boso 2. Pinalabas siya ngayong araw. Kaya ng 12 midnight. So, panoorin nyo siya. Ang bida rito ay si Micaela Ras, Gold Aceron, Vince Relion, with the special participation of Katja Santos, saka ni Alan Pauli. Yun, maganda rin siya. May kapupulot din siyang aral, kumbaga. May mga aral din na binigay dun sa movie. Abangan nyo na lang. Tulad nung pinapayuan si Vince Relion ng tatay niya ni Alan Pauli na ganito dapat ang gagawin mo, hindi ka dapat magpabanjing-banjing sa buhay, ganyan. Dapat may mararating ka, mag-aral ka na mabuti. Ganun. Yun, so, may kapupulot din naman ng aral to movie na to. So, kung i-rate ko tong movie na to, siguro, ano siya, 6 out of 10. Kasi may mga eksena rito na medyo boring parts. May mga eksena rin naman na maganda. Patulad na lang nung naglalakad si Golda Ceron tapos nagpipicture siya. Kumbaga parang photo walk ang tawag yata doon. Photo walk ang tawag doon. Tapos, may mga nadadaanan siya, mga pinapakita kung paano siya lumaki, kung saan lugar siya lumaki, kung ano ba yung mga kinalakihan niya na lugar. Tsaka yung dalawang magkakaroon doon. Yung biglang nag-English, yung biglang oh, bloody hell, mga bloody intruder, will gumanon yung babae. Parang gumanon, tapos nagwala siya, tapos pinipicturean niya siya, tapos biglang nagsalita na, Australiano pala. Ano na, nakakatawa lang eksena na yun para sa akin. Medyo light lang naman yung kwento. Yung dulo lang, medyo matagal yung climax eh, kumbaga. Siguro nung binanggit nga ni Miss Rolina, ito na yung climax. Tapos may natawa ko nito eksena, yung bigla sila nagpalit ng damit, yung umiinom sila, tapos bigla sila nagpalit ng damit, parang nag-timelapse. Tapos nagpalit sila ng damit, harap-haraban sila nagpalit ng damit, nakatawa lang eksena niya. Yun, magalanda man yung kwento. Medyo may boring parts lang, may mga kwentuhan, tulad ng kwentuhan ni Vince Relion sa nung kay Konsehal ni Suliman Cruz, medyo boring yun. Tsaka yung kwentuhan din ni Vince Relion sa ni Micaela Ras, medyo boring yun. Yun, so overall, maganda naman, hindi nga lang siya ganun kasolid. So panoorin nyo siya sa Vima Max, 6 out of 10 ang rating ko, ewan ko sa rating ninyo pag napanood nyo siya. So panoorin ninyo, then comment kayo sa baba pag napanood nyo na, para... Tingnan natin kung tugma yung rating ko sa rating ninyo. Okay ba yung rating ko sa rating nyo, syempre. So, yun. Salamat sa panonood sa mga videos ko. At marami pa akong videos na gagawin ngayong taon. So, sana abangan ninyo. Marami pa akong movies na i-review lahat ng mapapanood ko ng movie. So, yun. Alright. So, that's it for this movie review. See you next time.